Have you heard of Vatican Gold? Narinig mo na ba ang tungkol sa Vatican Gold? Ito ang artikulo na inilathala ng The Inquirer noong Oktubre 29, 1999 na ating sinikap na ipaliwanag sa wikang Tagalog upang mas maunawaan pa ng higit na nakararami. Ang artikulong ito ay tungkol sa patotoo ng isang nagngangalang Marcelino Tagle. Si Marcelino Tagle ay isang dating paring Katoliko na nagpapatunay na ang binansagang Marcos Gold ay kinabibilangan din ng mga World War II loot na tinatawag na Yamashita Gold at Vatican Gold. Pero bago tayo tumungo sa kanyang nakakagulat na pagsisiwalat, kilalanin muna natin kung sino ba si Marcelino Tagle. Si Marcelino Tagle na dating paring Katoliko na taga-Bataan ay dating direktor ng Caritas Manila at kabilang sa 10 Outstanding Young Men noong 1967. Sa interview na ginawa sa kanya sa Davao City, sinabi ni Marcelino Tagle na kailangang magbenepisyo ang bansang Pilipinas mula sa Marcos Gold na kanyang inestima na nagkakahalaga ng 10 trilyong dolyar. Ang 10 trilyong dolyar ayon pa sa kanya ay mahigit 10 beses na mas malaki kaysa sa Gross National Product or GNP ng bansang China noong 1998. Mahigit 127 beses na mas malaki din ito kaysa sa GNP ng Pilipinas noong nakaraang taon. Tinutukoy niya ay year 1998, isang taon bago ang kanyang interview na ito. At tumigit kumulang 10 beses na mas malaki kaysa sa pinagsamang halaga ng pera na mayroon ang 200 na pinakamayamang mga bilyonaryo noong 1999. Handa akong patunayan at depensahan ang aking mga claims na ito para sa kapakinabangan ng sambayan ng Pilipino. Pahayag ni Tagle pagkatapos siyang sabihan na ang kanyang mga claims ay isang malaking kalokohan lamang. Si Marcelino Tagle ay minsang naging adviser ni dating Pangulong Ferdinand Marcos at naging administrator para sa estate ng isa pang tao na sinasabi ni Tagle na isa sa mga pinanggalingan ng Marcos Gold. Ayon pa kay Marcelino Tagle, napaka-imposibleng ma-recover ang mga gold certificates at matunton ang mga paper trails hanggat hindi maipagsama-sama ang mga piraso nito katulad ng isang mosaic sapagkat kontrolado ng gusto ni Marcos ang lahat. Ayon pa kay Tagle, ang mga gold certificates at bullion ay nakadeposito sa at least 15 bansa. Tinutukoy niya ay ang Vatican Gold na minsan niyang pinamahalaan o minsan siyang naging administrator nito na sinasabi niyang galing sa isang tao na ipinagkatiwala kay Marcos. Kung paanong ang tinaguri ang Vatican Gold at Yamashita Treasures ay napunta sa Pilipinas ay isa pang istorya na ayon kay Marcelino Tagle ay may kinalaman sa dalawang pinakamaimpluwensyang personalidad, walang iba kundi sina Adolf Hitler at si Douglas MacArthur. Ayon pa kay Tagle, ang Vatican Gold ay tumutukoy sa mga gold bars na nakuha ni Hitler na pag-aari umano ng mga hari at reyna sa Europa at kung saan ang Vatican ang pinagkatiwalaan ng mga ito o naging trustee ng mga ito. Kabilang sa mga ito ay ang Royal Gold na iniulat ng Britanya na dinala sa Singapore para maitago para kung sakaling masakop umano ni Hitler ang buong Europa ay hindi ito makuha. Ayon kay Tagle, ipinagkatiwala ng Vatican ang lahat ng mga kayamanang ito sa isang pari na nagngangalang Father Jose Antonio Diaz na gumamit ng iba't ibang mga pangalan o alias or pseudonyms noong siya ay tumira sa Pilipinas. Sabi ni Tagle, isa sa mga alias na kanyang ginamit ay ang Colonel Severino Santa Romana. Ayon pa kay Tagle, hinayar umano o inupahan daw ni Santa Romana ang serbisyo ng nooy batang Marcos bilang kanyang abogado or lawyer at katiwala or trustee. Sinabi ni Tagle na ang mga ginto ni Santa Romana ay mas malaki pa kaysa sa Marcos Gold na nagkakahalaga ng 70 trilyong dolyar kumpara sa Marcos Gold
Subalit ang mga kayamanang ito ay naisama na o naidikit sa Marcos Gold. Si Marcelino Tagle ay naging co-administrator mismo ng Santa Romana Estate. Siya ay nagsabi na ang Yamashita Treasure na walang kinalaman sa Marcos Gold at Vatican Gold ay na-recover sa tulong ni MacArthur at ng asawa ni Yamashita. Ayon kay Tagle, nasa 400,000 metric tons ng gold mula sa Marcos and Santa Romana Gold ay nasa Pilipinas pa rin at nakatago sa mga kuweba. So posibleng ito rin yung tinutukoy na 400,000 metric tons of gold na nasa ilalim umano ng Central Bank Minting Plant sa East Avenue, Quezon City na ininsured ni Pangulong Marcos sa Lloyd's of London ayon sa report ng Phoenix Journal. Ayon kay Tagle, ang mga tagapagmana ni Santa Romana ay hindi ma-recover ang mga assets na ito dahil wala sa kanila ang mga original na dokumento at dahil ang kalikasan ng mga accounts ay nangangailangan ng buong kooperasyon ng lahat ng mga nominees at trustees na itinalaga ng dating Pangulong Marcos. Sa pagharap noon ni Marcelino Tagle sa Senate Blue Ribbon Committee noong October 14, 1997, sinabi niya doon na dahil si Pangulong Marcos ang lawyer at chief trustee ni Santa Romana, sobrang nagtagumpay si Marcos na ipaghiwalay ang mga nominees or trustees ng mga gold certificates mula sa mismong mga physical gold assets at napaka-imposibleng ma-recover ang mga ito na hindi pagsasama-samahin ang mga iba't ibang piraso nito katulad ng isang mosaic. Nilinaw ni Marcelino Tagle na ang Marcos Gold ay hindi ninakaw galing sa gobyerno ng Pilipinas, kundi ginamit lamang ni Marcos ang kanyang buong kapangyarihan bilang pangulo para gamitin ang Central Bank para itransact ang mga gold na ito. Si Marcelino Tagle na nasa Davao City noong panahong ini-interview siya ay isang consultant ng mga gold prospectors, at nagsabi siya na handa niyang patunayan ang lahat ng kanyang mga claims na ito. Siya raw ay napadpad noon sa Estados Unidos noong Setyembre 1969 dahil hindi raw natuwa ang mga Marcos nang siya ay manguna noon sa protesta laban sa korupsyon ng mga nasa Bureau of Customs. Nagresign siya mula sa pagiging pari at nag-asawa. Si Marcelino Tagle ay naging chairman at chief executive officer ng International Consultex Incorporated na isang mining consultancy at engineering firm na nakabase sa New York. Sa katapusan, nais ni Marcelino Tagle na magpaliwanag ang Bangko Sentral ng Pilipinas kung saan napunta at ano na ang nangyari sa 132,000 metric tons of gold na dineposito sa New York. Ayon pa kay Tagle, ang isang metric ton of gold ay nagkakahalaga ng nasa 10 milyong dolyar. Tayo ang pinakamayaman na bansa sa buong mundo, tapos nagpapalimos tayo? We are the world's richest country, but why we are begging? Tanong ni Tagle. Ayon kay Marcelino Tagle, ang kayamanan ng Pilipinas ay kinumpirma ng World Metal Precious na pag-aari ng Swiss banks na silang nagkokontrol ng supply ng ginto sa buong mundo. Sinabi ni Tagle na pinaluluhod ng World Bank ang Pilipinas sa kanilang mga demands, kahit na mismong bahagi ng Marcos Gold ang kanilang pinahihiram sa ating bansa. Noong October 29, 1999, inilathala rin ng The Inquirer ang isang artikulo tungkol sa patotoo ng bilyonaryong si Don Enrique Zobel na humarap din sa Senate Blue Ribbon Committee sa may Philippine Consulate sa Honolulu, Hawaii. Sinabi ni Zobel na mayroong mahigit 100 bilyong dolyar na halaga ng Marcos Wealth na nakakalat sa iba't ibang bansa sa buong mundo, kabilang ang US Treasury at mga Federal Reserve Notes, gayon din ang mga assets na iningatan ng Vatican. Sinabi ni Senator Aquilino Pimentel Jr. na nanguna noon sa investigating panel na sa kauna-unang pagkakataon ay nabanggit ang US Treasury na isa sa mga depositary ng at least isang porsyon ng Marcos Wealth. Sinabi niya ito matapos niyang marinig ang patotoo ni Don Enrique Zobel
tungkol sa katotohanan ng Marcos Weld na inabot ng 4 oras. Ipinakita rin ni Zobel sa kanila ang Xerox copy ng US Treasury Note na nakapangalan kay Pangulong Ferdinand E. Marcos na nagkakahalaga ng $161 milyong. Tinanong ni Senator Pimentel Jr. si Enrique Zobel kung bakit inabot muna ng 1 taon ang gobyerno bago siya interviewin at usisain tungkol sa Marcos Weld. Ang sagot ni Zobel sa kanya, "Hindi ko alam. Ngunit ang sa tingin kong edukadong dahilan ay dahil ayaw ng gobyerno na malaman ng sambayan ng Pilipino ang katotohanan. I don't know, but an educated guess is the government doesn't want the Filipino people to know the truth." Ayon pa kay Zobel, ayaw daw ni Marcos na malaman ng kanyang asawang si Imelda at kanilang mga anak kung gaano kalawak ang kanyang kayamanan. Wika ni Zobel, noong nalaman nga ni Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang tungkol sa mga gold deposits na ito, ay napasigaw siya at sinabing, "Bakit hindi man lang nabanggit ng tatay namin ang tungkol dito? Why didn't our father tell us about this?" Ayon kay Zobel, nang makita niya ang reaksyon ni Bongbong Marcos tungkol dito, ay masasabi niyang hindi talaga niya alam na ganyan pala karami ang kayamanan o ganyan pala karami ang mga ginto ng tatay niya. Sinabi rin ni Zobel na masyadong malaki ang halaga ng Marcos Gold na mismong kontak niyang Amerikano ay nagsabing hinahanap-hanap at gustong makuha ng ibang mga bansa ang kayamanan ni Marcos dahil kaya umano itong tustusan o mag-finance ng isang gera. Mayroon si Marcos na isang napakakapal na folder na naglalaman ng napakaraming mga gold certificates na nagkakahalaga ng higit sa $35 billion base sa market price ng ginto na nagkakahalaga ng $400 per ounce, ayon kay Zobel. "Pakiramdam ko totoo talaga, walang duda dyan," sabi ni Zobel. "Tiningnan ko ang bawat certificates. Interesado lang ako sa mga bilang ng ounces at lokasyon ng mga ito at ang masasabi ko ang mga lokasyon ay nasa iba't ibang panig ng mundo. Magbigay ka ng pangalan ng kahit anong bansa sa mundo. Mayroon pa ngang Solomon Islands doon at saka Switzerland," sabi pa ni Zobel. "I felt they were authentic. There was no question about that," he said. "I scanned through the certificates. I was openly interested in the number of ounces in the location, and the locations were all over the world," he said. "You name any country in the world, they even had the Solomon Islands, and of course Switzerland," Zobel said. Lalo pang naging curious si Zobel noong isang araw matapos siyang kausapin ni Marcos tungkol sa mga gold, ayon sa kanya. Dahil may 2 senior officials ng National Bank of Saudi Arabia ang kumontak sa kanya at kinausap siya at sinabing iparating niya kay Pangulong Marcos na bibili nila ang kanyang mga ginto basta bigyan sila ng 40% discount. Ayon kay Zobel, pinarating niya kay Marcos ang kanilang offer, subalit sinabi ni Marcos na papayag lamang siyang ibenta ang asset sa kanila kung ito ay sa 30% discount. Nang marinig nila ito ay umalis ang mga bangkero. Nagalit ang US government sa sitwasyong iyon dahil ayaw nilang makuha ng Saudi Arabia ang mga gold na ito dahil kaya nina nitong magpondo ng gera, ayon kay Zobel. Si Don Enrique Zobel at si Marcelino Tagle ay ilan lamang sa mga buhay na patotoo ng katotohanan tungkol sa Marcos Weld dahil sila mismo ay nakausap at nakasama ni Pangulong Marcos at nakakita ng mga patunay at ebidensya ng mga ginto, kapwa mga legitimate gold certificates at mismong mga impormasyon mula sa bibig ni Pangulong Marcos. Bagamat pareho silang pumanaw na, ang kanilang mga patotoo ay nailathala sa mga websites, mga pahayagan tulad ng The Inquirer at nasa record ng mga discussions ng Philippine Senate. Kaya sa mga nagdududa tungkol dito, hindi sila pinipilit na maniwala. Subalit ang mismong mga taong ito ay tiyak na nagsasabi ng katotohanan na ang mga kayamanang ito ni Pangulong Marcos ay hindi nakaw na yaman, hindi galing sa kabanang bayan at lalong hindi kwentong barbero lang. At sila mismo nagpapatunay na ang mga kayamanang ito ay kanyang inipon, iningatan, itinago at ininvest sa iba't ibang mga bangko sa buong mundo
upang magamit para sa welfare ng sambayanang Pilipino. Umaasa ang mamamayang Pilipino na mabibigyan na ng hustisya si Pangulong Marcos mula sa lahat ng mga kasinungalingang ibinintang sa kanila at na magkaroon na ng kaliwanagan ang lahat ng ito once and for all, lalo na ngayong nakaupo na muli ang Marcos sa ating pamahalaan. Higit sa lahat, na magamit na ang mga ito para maiaho na ang ating bansa mula sa lusak ng kahirapan at korupsyon. Lubos ang tiwala ng sambayan ng Pilipino na gagamitin ang mga ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ayon na rin sa pangako noon ni Imelda Marcos para sa kapakanan at kinabukasan ng lahat ng mamamayan ng bansang Pilipinas. Maraming salamat po, pakishare nyo po ang video na ito at huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe sa ating channel at i-click nyo na rin po ang notification bell upang kayo ay palaging updated sa mga ina-upload nating mga videos. Thank you so much!